din na ba pwede siya ganong ano yung weight niya. Tapos ipasok sa chot. Yan, tapos lalagay yung strap. Alala na yung pag-anon siya sa tapos ikot yung ano para tumas yung panaman. Yan, ganyan po ang ginagawa namin dito. Sa mga baka. Ma-expose mo yung kuko ng baka. Yeah, ingat. Pinilisin namin ang kuko niya. Tuloy namin na parang nail cutter. Pagkita nyo siya. Yan. Makita mo talaga kung may butas o wala yung kuko ng baka. Okay naman o ito. Malakas pa ang ano niya? Tika niya? Hindi gano'n no? Sige, sige, i-grind mo. Ganita niya ng grind na. Kaya mukhang dyan ang affected eh. So, pinapantay ko namin yung buko ng baka pag naglakas. Pantay. Balansyado. Huwag na dyan, baka magtugod dyan. Yan, dyan na lang. Basta makapal. Yan ang makapal. Ito mo lang ang problema. Yan, dinisin mo na lang. Yan, nililinis namin. Para yung putik. Tsaka yung sa ganito lang. Opo, pag na, ano na? Kapal ba? Kapal ba? Baka doon ba? Walang butas yan? Hindi namin. Tawag sa this is ng white line ang tawag sa ganito. Nasisira yung kanyang sole. Minsan pumapasok po dyan yung mga bato. Thank you.
This is a typical food truck sa paan ng baka po. Ayan o, namamaga ang kanyang singit. Kailangan natin isting magamot at magbigyan ng antibiotic para mga ilang araw lang o linggo is makakalakot na siya normal. Sprayan natin po ng gamot ha. Yan ang ginagamit namin yung tetrabet. Nalinisan ko na po siya kaya tayo na yung kanyang mga soap. Yan, typical na white line lesions after ko po siyang gamutin. Nagyan ko siya ng tetrabet then antibiotic mamaya at saka ketamox anti-inflammatory. Salamat po. These are the tools that we are using in treating lame cows. And grinder, hook knife, and these are the battery chargers. Ito po yung mga gamit namin. Yan, yan ang klase ng grinder sa buko ng baka. Para smooth yung buko ng baka. Salamat po!